Back to school na naman. Mommies, handahan na ba ang mga school supplies at uniform ng inyong mga chikiting? Maliban nga sa school supplies, isa pang pinaglalaanan ng budget ay ang school uniform. At kapag balik eskwela, dito sa patahian ni kapatid JC, hindi lang isa o dalawang pares ng school uniform ang kanilang tinatahi, kundi bultuhan ang paggawa nila ng mga uniform ng iba't ibang eskwelahan at universidad. Pagdating sa dekalidad na uniforme, isa ang garment factory ni kapatid JC sa pinagkakatiwalaan. Hindi lamang kasi school uniform ang kanilang kayang tahiin, maging ang pang-opisina at pang-trabaho ng iba't ibang kumpanya. Taong 2013 ang pasukin ni JC ang garment industry. Nagsimula sa inutang na 500 pesos ang negosyong patahian ni JC. Ginamit niya itong pamasahe papunta sa kanyang first ever client na gustong magpagawa ng 1,200 pieces ng polo shirt para sa kanilang kumpanya. Dahil walang alam sa pagtatahi at hindi marunong manahi, kumuha si JC ng subcontractor para sa unang mga order. Big break ng kanyang negosyo ang order ng Polytechnic University of the Philippines na 16,000 PE uniform. Dahil sa kanyang diskarte at commitment sa kanyang negosyo, nakapagpatayo na si kapatid JC ng 3-story garment factory, mga paupahan at pinasok na rin ang microfinancing and real estate business. Okay, kitang-kita nyo naman mga kapatid ang mga pasample ng school uniforms at makakasama rin natin ng live si kapatid na JC ng Cotton Garments. JC, good morning! Good morning! Good morning! Alam naman natin na every school year, kapag bago yung uniforme mo, parang nasarap ng pakiramdam. Yes, nasarap pumasok niya. Pero ito, paano ka ba napasok dito? Kasi wala kang alam sa pagtatahi. Bakit sa'yo nag-inquire? Oo nga. Nung paggawaan ng company uniform. Actually, way back when I was with my family, nagsimula ako sa retailing industry na kung saan mahirap maghanap ng mga suppliers. At I found out na yung workmanship pala yung hinahanap natin lagi. Yung quality ng paggawa, lalo na sa mga fabrics and all that. And then sinubukan ko lang discoverin kung paano mag-start dahil nga wala kami mahanap na supplier pero the need and the demand is there. Sayang, hinayang ako. Oh. Yes. So, magaling ka maghanap ng supplier, ha? At pag sinabi mong kalidad, JC, saan yan? Sa texture ng tela, sa tabas, ano yung mga... By our own definition, the quality itself is customer preference. Okay. So, ano usually ang preferred ng customer? Yung color shade, kailangan exacto. Kasi minsan, yung kapag sinabi natin red, iba yung... Iba yung Nazareno red, iba yung UP red, iba yung Bloody red. Iba yung Marikina blue. Ay, yeah. Ilang Marikina, talaga. Oh, Marikina blue, ayan. Iba yung Marikina. Pero Ateneo blue. Nasaan? Pero meron din sa Ateneo. Yes, kaya yung customer preference talaga yung quality ng... definition natin when it comes to garments. Pero paano mo napalago yung negosyo mo? Sabi mo nga, nagsimula ka lang sa ilang daang piso na puhunan, naghanap ka lang ng pwedeng makontrata na mananahe. Paano mo ngayon pinaikot yung kita mo? I started very small. Nangutang lang ako ng 500 pesos. Actually, pamasahe lang siya para to my client. And then from there, yung down payment na binigay sa akin ay pinambili ko ng materials, ng fabrics, ng... At yun din yung pinapasweldo ko sa mga mananahe. Mm-hmm. Then yung labor na budget for that, pinasubcontractor ko na lang doon pa sa way back sa Binangonan, Rizal. Mm-hmm. Kaya as I keep the ball rolling, pinaikot ko na lang pinaikot yung kita hanggang sa nakapundar na ako ng mga sarili kong machines. Mm-hmm. Saka tama ka doon, no? Pinakamahalaga dyan, yung makuha mo yung tiwala. Kasi pag maganda na yung gawa mo, mag-order ulit, may word of mouth to sabihin sa iba, magaling ito. Pero magkano ba ang benta mo sa mga uniform, katulad ng mga hawak mo? So we have polo at pants. Mm-hmm. Ito, skirt and blouse. Yeah. Sa skirts natin, nagra-range na siya ng 280 to 350. Mm-hmm. Meron din tayo sa mga blouses, nagra-range na rin ito ng 280 to 350. Ah, magkahiwala yung presyo. Magkahiwala. So kapag set siya, minsan may discount na siya.
Pero okay, gaano katagal pwedeng gamitin yan? Kasi para sa akin, naalala ko nung bata ako, gusto ko yung ilang taon kong magagamit sana eh. Para sulit yung gastos eh. Oo, ganun yung ginagawa ng mga parents natin. Yung pinakamalaki kagad yung binibili natin para masulit. Tama, may hand-me-down. So mga ilang taon kaya yan tatagal? Pati ba yan? Well, normally, ito ay ideal na workout nito ay nasa 1 year lang sana. Year lang. Pero talaga, since kailangan natin magtipid, as much as 3 years, kaya itong i-hand-me-down. Basta huwag lang din, baka sumabretang kandong bata eh. Mabibili na yung uniform. Yung ganito, magkano po? Magpapagawa na ganito? Ang PE uniform naman natin, 350 ang pambaba, then nasa 280 rin ang pantaas. Okay. I'm sure yung mga nanay natin dyan, naghahanap na talaga ng pang-uniforme ng kanilang mga bata sa pagsisimula ng pasukan. At meron naman tayong mga kasama dyan. Sita natin dyan, mga nakamodelo natin. Oo. Maraming eskwela na din ang kliyente nila, JC. Muli, maraming salamat, kapatid JC ng Cotton Garment. Congratulations sa'yo. Ikakita ka dito. Thank you. Galing-galing. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.